Baka naman ho gawa-gawa lang ng mga bata, misis. Totoo po, sir. Pinagpakitala po kami lahat. Tama ba namang matakot ka sa pugot? Naunahan niya ako ng takot. Sali ka rin sa team namin. Tanda ko na para sumali sa team niyo. Si Artem nga. High school na yan eh. Kaya kami ng dadaya para manalo. Ang pugot na nagpapakita sa San Jose ay isang pare ng panahon ng mga Kastila. Padre, Jesus Media. Maraming salamat. Tinulungan mo yung mga kababayan kong magising sa pagkakamali. Gamitin mo na to para mahuli mo na ang santel mo. Ano naman nangyari sa kanila? Maniwala po kayo. Sapa po yung tinalon namin. Alam mo, maglakad tayo ng maglakad. Nung magsawa yung tikbalang na laruin tayo. Doon tayo papabulik sa kanya. Tama, walang lagdagan na. Sama-samang hahanapin ang liwanag at tayo'y magpapaalin sa isang daluyong na maghahatid sa atin sa isang mahabang panaginip. Di na hihinto. Huwag kang bibitiw bigla. Huwag kang bibitiw bigla. Higpitan lang ang gagamit. Maglalayag patungong langit. Ay, naku. Talagang dalawang bata kayo para kayong mga laking Amerika. Hanggang ngayon pa man din, hindi nyo pa rin alam kung paano kontrahin ang paglalaro ng tikbala? Ano ba kayo? Nang, napaka-imposible naman po nun. Ang alin? Ang pagkukontra sa paglalaro ng tikbala? Hindi po yun. Yung paglaki po namin sa Amerika. Nakatulog. Babalian kita lalong bata ka, sasagot-sagot ka pa eh. At saka nang ano naman, babalik na rin namin. Wala naman kami damit, di ba? Isa ka pa, isa ka pa. Bakit ba? Ang pagbabaliktad lang ba ng damit ang pwede ipangontra sa tikbalang? Bakit hindi ninyo kinantahan? Nang, wala akong boses. Bakit? Sasali ba kayo sa singing contest at kailangan niyo magandang boses? Buti nga yung sintonado kayo na sa ganun matawa naman sa inyong tikbala. Kontrolugan mo mga bata ito. Seryoso ba kayo, Nana Mimay, na ang pangontra sa tikbala ngayon pagkanta? Ay, oo naman. Abay, mahilig kumanta mga tikbalang. Sabi-sabi, sabi nga nila, pag may kumakanta daw, eh nakikikanta ito. Pagkatapos eh, kung halimbawang sintonado yung kumakanta, eh sintonado na rin sila. Ganun. Pwede ko ba bigyan nyo kaming sample nung boses na hindi pumipiyok? Nako! Kumano ka lang tumingga kang bata ka? Hawak ka man, di kita iiwan. Iiwan. Ikaw ang Miss Universe ng buhay ko! Ilang beses ko sasabihin sa iyo to! Hoy, tikbalang! Nakikita mo ako? Hindi lang kita nakikita. Nakaamoy pa kita. Ang baho mo. Albularyo ka, ano? Alam kong mahilig kang kumanta. Pero walang hilig sa'yo ang pagkanta. Iniinsulto mo ba ako? Are you or aren't you? Gusto lang naman kitang tulungan. What are you thinking of me, ha? Stupids? I am not stupids! Pwede ba? Tigil-tigilan mo na ngayon kaka-English mo. Nakikita mo ba to?
ko, nakikita ko. Ano ba yan? Pampaganda lang naman ito ng boses. Ito ang kailangan mo, di ba? Ibibigay ko sa'yo ito kung ibibigay mo sa akin yung hawak mo. Balik tayo. Ano? Payag ka na ba makipagpalit sa akin? Sa'yo ang magandang boses, akin yung walang kwentang pugot. Baka naman niloloko mo lang ako. Eh di patunayan natin hindi kita niloloko. Makinig ka. Aking mahal, huwag malulumbay. Saglit lang sa'yo'y mawawalay. Pagmamahal ko'y di mawawalay. Tama na! Tama na! Eh, mas maganda pa yung boses ko kaysa sa'yo! Ngayon, makinig ka. Aking mahal, huwag malulumbay. Saglit lang sa'yo'y mawawalay. Pagmamahal ko'y di magmamaliw. Walang hanggang makakapiling muli. Nay? Nay? Huwag ka magalala. Parating na si Pedro. Harap ako. Papalik na siya. Martin! Sinong Martin? Valenzano! Ano? Payag ka na magpalit tayo? Oo! Akin na! Ito na! Ito na palit tayo! O ito, may extra pa ako. Ay! Gaganda na ng boses ko! 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 Gaganda boses ko! Ito na! Ito na pagkakataon ko maging concert king tulad ni Martin Valenzano! Bago nga. That's fine. That's fine. That's Mike. That's Mike. Ang awiting ito ay inaalay ko para sa inyong lahat. Ikaw ang Miss Universe! Teka.
May mali ah, may mali. Isa pa, isa pa. Ikaw ang Miss Universe na buhay ko! Eh? Walang hiya ko! Diloko lang ako! Walang hiya ka! Walang hiya ka! Walang hiya ko lang niya! Diloko lang niya ako! Kulon! Gagang niya ang ina! Walang hiya ka, kulon! Walang hiya ka! Tuloy na ang pag-alis mo mamaya, anak. Oo. Oh, salamat din mo sa tulong ninyo. Kung hindi ko dahil sa tulong ninyo, baka hindi ko nakuha yung ulo ng bugot doon sa tikbalang. Eh, sana nga mahuli mo yung San Telmo. Nasa ganun eh, mapaagamot mo yung lola mo, kumaling na. Pero mag-iingat ka sa San Telmo, ha? Bantayan mo si Nana Maria, ha? Hindi na kayo natatakot sa tikbalang? Eh, nandiyan ka naman eh. Saka alam naman namin kayang-kaya mo yun eh. Diba hindi mo na mahanapin yun kung hindi mo kaya? Saka parang hindi ka nabubulag eh. Saka hindi ka niya kayang lukuhin. Basta ang pinaka-importante, sama-sama tayo ha. Huwag tayo maghihiwa-hiwalay. Kabila niyo hanapin. Dito naman kami. Maghihiwa-hiwalay muna tayo. Ah, sige, sige. Yun tayo. Ay, oh. Taka lang, pare. Kakasabi ko lang eh. Huwag tayo maghihiwa-hiwalay. Oo nga pala. Sorry, pare. Nabibingi lang. Tara, tara, tara. Dito tayo. Sige, sige. Pare, saan ko punta? Susundan ko si Pedro. Mas kailangan ka ni Nana Maria ngayon. Ano ko ba? Masyadong matagal si Pedro, pare. Alam mo ba kung saan lupalob si Pedro ngayon? Kaya nga eh. Kaya mas dapat ko siyang sundan. Pare, wala ka nang magagawa para sa kanya ngayon. Kaya na niya sarili niya. Mas kailangan ka dito, ano ko ba? Kailangan para ano? Para magbantay? Hanggang kailan? Pare, kahit anong oras, pwede nang mawalang inay. Mas kakailanganin niya San Telmo kaysa magbabantay sa kanya. San Telmo, bakit? Kaya mo bang hulihin ng San Telmo? Ha? Anong gagawin mo? May panlaban ka ba sa San Telmo? Wala, pare, wala. Baka madiskarili lang ang lakad ng anak mo. Baka sa halip na makatulong ka eh, makasama lang. Ano naisip mo ba yun? Baka sa halip na umuwi doon ng tagumpay si Pedro eh. Dalawa kayong iuwi doon ng bagay. Yung ba gusto mo, pare? Nailigtas ka na ng anak mo sa mga talak noon. Matuto ka naman magtiwala sa kanya, pare. Ano, nakita nyo ba? Nothing! As in, wala talaga! Tingin ko, iniiwasan ka na niya. Planga! Alam mo siguro, na-realize yung tikbalang na once na mag-meet kayo ulit, ilalabanan mo siya, tapos kukunin mo yung head ng pugot. Sana hindi siya lumayo. At sana hindi siya lumipat sa mas malaking lugar. Ilang yata talaga yung tikbalang na yun. Ano nga sa'yo? Ayos ka lang? Okay lang ako, pare. Sigurado ka? Oh. Honey pie, rest muna tayo! Hoy! Kahit naman lambanan, napapagod din! Huwag mo sagarin ang sarili mo, Pedro. Correct! Alam mo yung mga
course nga, eh, nagkasakit na sa kakahanap natin dyan sa tikbalang ever na yan. To think, eh, malalakas na resistensya nun, ah. Pag nakita na natin ang tikbalang, gawin mo nang nararapat, Pedro. Nararapat na ano? Na mamaamo siya. Para mabalik niya sa yung ulo ng pugot. Hoy, Pedro! Don't tell me! Hindi mo alam paano, ha? My gosh! Everyone kaya knows how! Alam ko! Kinakailangan kong kunin ang gintong buhok niya para umamo siya sa akin. At pag nakuha mo yon, magiging slave mo na siya! Eh, ang problema nga, hindi nga nagpapakita eh. Kasi nga, kilala ka niya. Magpapakita lang yun sa mga... Oo nga, no? Hindi ko naisip kaagad. Magkukunwari tayong mga tao, maalindog. Kunyari mga hikers. Kukunin natin ang atensyon ng tikbalang para paglaruan niya tayo. Iligaw. Yun lang ang paraan para malaman natin kung nandito pa siya. I'm so tired na! It's so dark pa! I'm so takot na talaga, Jem! Jem? E di ba? Yes? Oh, e di Jem. I hate this hiking thing talaga! Next time, I don't like na, ha? Hayaan mo. Sa susunod sa beach tayo dadayo, Doggy. Doggy? Pinaikling Maalin Dog. Ayoko niyan. Think of another nickname. Huwag Doggy. Tulog pusa yun eh. Pusa. Doggy pusa. Dapat meow meow. Ikaw lakad tayo dun, Jem. Oh, eh, parang dito tayo galing ah. Parang pabalik-balik tayo, Doggy ah. Nawawala nga tayo. Ibig sabihin, nandito lang ang tikbalang. Hello? Hello? Calling, calling! Hello? Buenas, ¿eh? Ano ba hinahanap mo? Magtala naman ako sa Budes na hindi maipaliwanag na lakas. Yun. Ibalik mo sa akin yun! Sige, ko lang! Magbibigyan kita! Pero ang ulo mong gagawin kong bagong laruan! Anong may paglilingkod ka, bossing? Susundin mo ba lahat ng sasabihin ko? Nasa inyo po ang gintong buhok ko. I am your humble servant. Kung ganun, akin na ang ulo ng pugot.
Basil, sayo-sayo na yan. Aan niyo ba yan? Bakit? Wala lang. Just asking. Kinakailangan ko to para mahuli ko ang San Telmo. Naku! Ang San Telmo? Malupit yun! Apo yun! Masusunog ka noon. Pero kinakailangan para mapagaling ko ang sakit ng lola ko. Stig ko talaga, bossing. Binig ako sa'yo. Gusto mo? Ipapakita ko sa'yo anong parte ng gubat nagpapakita ang San Telmo. Talaga? Maraming salamat. Ano, bossing? Let's go! Tara! Teka, sakay na! Teka, sigurado ka bang kaya mo ako? Don't worry, there's no sugar. Nay! Nay! Hindi patay ang nanay. Mahinang-mahina lang talaga ang puso niya. Pero buhay pa ang nanay. Tagalupa eh. Bakit? Mas babang mga harap? Minsan na nga lang mag-ambition eh. Wala naman ako sinasabi, bossing. Ah, hindi ikaw, friend. Kala ko kasi may mga nagsasalitang engkanto eh. Ako, bossing. Huwag kang makikipag-friend sa mga engkanto na yan. Bakit yung mga yun? Aakitin ka pero totoo. Mandurugas din yung mga yun. Eh! Oh, eh, nakabayotic beauty tikbalang na to ah! Oh, ikabay naman. Hayaan mo na. Mabait naman siya kay Pedro. Ganun. Basta, mabait kay Pedro kahit masaktan tayo. Your Highness, ah. Well, kung sa bagay, that's the epitome of loving. Paano, bossing? Mauna na ako. Oh, sige, salamat. O nga pala, iiwan ko na to para sa'yo. Nako, ulo na ng pugot ang kailangan ko. Hindi. Kailangan mo ang baol para mahuli ang San Telmo at may pasok ko sa simbahan. Ito. Ano to? Bossing, ganito ang gagawin mo. Nasa loob ang ulo ng pugot. Kapag naramdaman mong parating na ang San Telmo, biglang ikukulong mo siya sa loob nitong baol. Yun lang. Teka lang, paano bubuksan to? Naka
nakatakas siya eh. Eh, paano ko nabubukas? Ganito, sasabihin mo ang magic word. Baul! Abierto! Baul! Cerrado! Ah, oo nga no, ang galing ah. Ako naman, susubukan ko. Baul! Abierto! Baul! Cerrado! Galing! O, paano, bossing? Magpapaalam na ako. Magkita-kita lang tayo sa mata. Ah, sige, ingat ka pa rin, ha? Salamat. Sige. Kosa! Magpahinga na muna tayo. Tawid natin sa kabilang probinsya. Doon lang tayo magpapahinga. Tara na. Hindi ko na kaya eh. Buong araw na tayong tumatakbo. Sige, sige. Pero sandaling pahinga lang to, ha? Ganito na lang. Pagkalipat natin sa kabilang lalawigan, sumakay na tayo ng bus pa Manila. Maraming tao doon. At walang makakakilala sa atin. Anong wala? Baka bukas, nasa dyaryo na yung mga mukha natin. Baka mamayang gabi pa lang, nasa news na tayo sa TV. O nga no. Paano kaya yan? Kailangan natin makahanap ng paraan para walang makakilala sa atin. Alam ko na! Bakit hindi kaya magpalit na lang tayo ng mga pangalan natin? Di ba ganun yung mga ginagawa ng mga tauhan sa teleserye? Para hindi sila makilala? Tulad na lang ni Juday, sa palabas nila ni Piolo. Wanted din dun si Juday. Kosa, di ba nakilala din siya ni Piolo dun? O ano? Pero ito, siguradong tama ako dito. Bakit hindi kayo magpapalit na lang tayo ng muka? Ang galing mo! Alam mo, ikaw lang makakaisip niyan. You are the man. You're the man. You're the man. Alam mo, gusto mo, hinahap ko na lang ng aso dito. Pag nakahanap ka ng aso, magpalit kayo ng muka. Ha? Honey Pie, siguro dapat rest na lang muna tayo. Kayo nila magpahinga ako, napapagod kayo. Eh, huwag magsayang ng oras paghahanap sa sandal mo. Mas maaga, mas mabuti. Eh, kasi naman, I have this feeling na gabi pa nagpapakita ang St. Elmo's fire. Baka naman mali ka. Eh, kung nagpapakita ang St. Elmo's fire in broad daylight, di sana kanina pa. Dear, eh, di ba, kanina pa tayo lakad ng lakad? Di ba? Oh. Eh, umaga yan, di ba? Bakit hindi papakita ang sentel mo? Eh, kasi nga, umaga yan. Tingnan mo, paggabi, magpapakita rin yon. May punto si Maalindog Pedro. Base sa mga nababalitaan kong naging biktima ng sentel mo, sa gabi to, magpakita. You see? Eh, ayun naman pala eh. Bakit hindi nyo kagad sinabi? Eh, ngayon lang namin na-realize, no? Bawal, sarado! Mabuti pa. Magpahinga muna tayo. Para mamayang gabi, may lakas pa tayo humarap sa San Telmo. Pwede palang tambol ito eh. Nakikita mo ba yung nakikita ko, Kosa? Ha? Oo. Oh. Ano naman problema eh? Mag-isa lang naman siya, dalawa tayo. Hindi. Ang payat niya pa, oh. Yun! Yun, hawak niya. Ah, yung mukhang baol ng kayamanan? Oo, exactly. Yung antique chest na yan, thousands ang halagaan yan. Isipin mo pa yung laman yan. Sigurado millions! Talaga? Oo.
dito na ako eksperto. Kaya trust me, lahat ng tungkol sa kapera, alam na alam ko yan. Nga pala, no? Kaya ka pala nakulong eh dahil sa pera, di ba? Ano pa hinihintay natin? Sugurin na natin siya. Hali, huwag ka masyadong magmadali. Baka mamaya may mga kasama pa yan. Ano ka ba? Nag-iisa lang yan, Kosa. Oo nga, no? Sige, tara. Hoy! Ano ginagawa mo dito sa lugar namin? Di mo ba alam na teritoryo namin to? Ganun ba? Sige, aalis na ako. Sandali lang, sandali lang. Hindi ka pwedeng umalis na hindi nagbabayad sa amin. Bayad, oh? Oo. At walang pambayad mo sa amin. Huwag! 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 Pero ko pamibigay! Tagal naman. Bakit kaya ang pakita ng santayl mo? Tiyaga, Pedro. Yes! Patience is a virtue! Charing! Eh, baka naman kaya ayaw pakita ng santayl mo dahil nararamdaman niya kayong nandito kayo. Nararamdaman lang kami ng gusto naming makaramdam sa amin, Pedro. Teka! Anong ibig sabihin mo doon, ha? Ibig mo bang sabihin wala kaming appeal kaya ayaw lumapit ang santayl mo sa amin? Tiyo! Halika na nga, Your Highness. Mag-roam around na lang yung beauty natin dito sa forest para wala nang diskusyon. Huwag kayo magpakalayo-layo, ah. Sira ulo ata yun, Kosa. Tingnan mo, kinakausap na yung sarili niya. Oo, mukha nga. Ano, salakayin na natin. Ano ka ba? Pinugbog ka na nga kanina, tapos pupuntaan mo pa? Huwag na. E di gulatin na lang natin, di na makakapalag yan. Sige, go, ikaw na. Papa, hindi ko kaya mag-isa yan. Alam mo nang wala akong alam sa bakbakan eh. Eh mas lalo na ako. Estafa at illegal recruitment ang kaso ko. Kaya ko lang manloko ng taong gusto magpaloko. So, anong gagawin natin ngayon? Eh, mukha wala tayong choice kundi antayin siyang makatulog. Yung baon! Yung baon nawawala! Nasaan mo nilagay?
Dito lang yun eh. Baka namis place mo lang. Hindi nga, dito kung alam nilagay yun eh. Eh, paano yung pugod? Eh, yun nandun sa loob. Ha? Hirapin natin. Saan? Yung dalawang mamang gusto umagaw nung kahapon. Baka yun ang nagnakaw. Halika, hinapin natin. Pare, hindi ko mapapatawad ang sarili ko pag natuluyan si inay. Huwag tayo makawala ng pag-asa, pare. Pare, kasalahan ako kung bakit nagkaganyan si inay eh. Ano ba na pinagsihisihan ako kung bakit naging bahagi ng buhay ko maengkanto? Pero yan ang... Pare, kung alam mo, kung tinalikuran ko ang pagka-arbularo ko, edi sana hindi na ako nakahalubilo sa kanila. Eh, kaya nga eh, yun ang nakatadhana sa'yo eh. Hindi mo naman matatakbuhan ang kapalaran, pare. Hindi, pare. Alam mo, tayo gumagawa ng tadhana natin. Kung ano ang desisyon natin ngayon, yan ang bumubuo ng pagkatao natin ngayon. At kung magiging ano tayo bukas. Hindi bagay. Oo, oh, pare. Kung sana na-control ko yung sarili ko na hindi umibig sa isang diwata. Sana hindi ka ganito kagulo ang buhay ko. Ibig sabihin, pare, totoo yung balibalitang nakipag-emyo ko sa isang engkantada? Anong emyo? Emyo? Mag-on? Pare, si Bakang Liwayway, dating rehina ng mabubuting engkanto. Dahil sa relasyon namin, pati siya napahamak. Nangyari ba ito bago mo nakilala yung nanay ni Pedro? Siyang tunay na ina ng aking anak. Kala ko ba'y anak siya ng... Siya ang taga-Maynila. Pre, hindi naman ako madaldal na tao. Tuloy mo na ang story. Gawa-gawa lang namin yung ganun para hindi gumulo ang buhay ni Pedro. Pero ang totoo, umibig ako sa sangdiwata. Inahal ko siya. At mamahalin pa rin kahit alam ko na lapatan mo ng mga kataga.
Ikaw ang nasa isip ko nung binuo ko yung makatagang yun. Ito na magiging awitin natin, Juan. Hinig ko, kataga mo, musika natin. Mababawi din natin ang ulo ng pugot. Nabawi nga natin sa tikbalang, di ba? Sa pangkaraniwang tao pa kaya hindi natin mabawi? Ewan ko, Yas. Ang totoo, hindi ko na nga alam eh. Hawa ko na. Nawala ako pa. Sobra-sobra na to. Lahat na lang kailangan kong harapin. Lahat na lang kailangan kong labanan. Lahat na lang kailangan kong talunin. Lahat-lahat. Mapa-engkanto, mapa-maligno, mapa-tao. Parang walang katapusan eh. Hindi ko na kaya yata kaya to. Pero ginagawa mo naman to para sa mahal mo sa buhay, di ba? Nung una, para sa tatay mo. Ngayon naman para sa lola mo. Ganun lang talaga siguro magmahal, Pedro. Hindi puro saya. Hindi puro ligaya. Nandun din ang paghihirap. Ang pagsasakripisyo para sa mga minamahal. Pero yun din ang rason kung bakit hindi tayo sumusuko. Kahit anong sakit, kahit anong hirap, halika na, hanapin na natin kung sino nagnako ng pugot. Nandun na si Malindog. Alam mo, no, ubos ang pasensya ko! Trip yan! Alam mo, ganyan talaga mga totoong treasures. Hindi talaga nabubuksan, kaya kailangan talaga natin ng tsaga. Sige. Pahinga muna tayo. Tsaka namin pagtsagayin yan. Hanap tayo ng palakol. Palakolin na natin yan. Tara na! Tao kung tao, okay eh, hayop kung hayop ang mga kalabang ko. Sa pagkakataong nito, halong tao at hayop. Ang tikbalang ay kalahating hayop at kalahating tao. Sila'y sobrang mapaglaro sa mga tao, nananakot at naliligaw. Para raw hindi na maligaw, dapat nabaligtarin ng tao ang kanilang mga suot. At kung gusto raw na mapaamo ang isang tikbalang, dapat itong bunutan ng naging isang gintong buhok. Tali yun sa iyong daliri at magiging alipin mo ang tikbalang. Mauutusan mo itong inipad ka sa kalangitan at susunod sa iyong bawat ipag-uutos. Thank you.